Hallelujah. There are so many pastors and Christian leaders who misconstrue. Okay, nami misconstrue na ang decision making. Making good decisions. Psalms 37:23, New King James Version, it says there, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. Dihong ko doi. Nani-nani nga. Gusto no. Nani-nani o. Kada si Masendaro. If the Lord's delight in man's way, he makes his steps firm. That's NIV. In Psalms 37:23, New Living Translation, the steps of godly are directed by the Lord. He delights in every detail of their lives. Why we need some kinds of translation? Bakit kailangan natin tignan ang aspeto ng ibang translation? Dahil meron po tayo nakikita dun sa isang translation na hindi natin nakikita sa kabila. In other words, we need to be open. Isa lang po ang makikita nyo dyan, the Lord, the word Lord is always there. Hindi pwedeng alisin yun. And the word delight is always there. And the word directions. Wala, meron, no? Pero wala. Okay? So somehow, the understanding of directions is of the Lord. Uulitin ko, I will repeat. There are so many plans in man's heart, but still the word of the Lord will prevail. Amen. Kahit anong gawin mo sa buhay, magtatakbo ka man, magtatago ka, magtitili ka dyan. Pag sinabi ng Lord, gagawin ko sa ito, gano'ng mangyayari sa ito. Amen. Eh kung mag-backslide ka, kahit na mag-backslide ka, kukunusan ka ng Diyos, babalikin ka pa rin. Eh kung malisap sa church, lalo nung pababalik ka pa rin ng Lord. Amen! Amen! Kung kumusap kayo ng Diyos, hindi ko yung pwedeng tumakbo. Majo-jo na kayo. You know, Jonah, remember Jonah? Jonah decided to run away because he does not want to obey the words of the Lord in his life. So God created a big storm and he was thrown out of the ship. Eaten by the whale and then vomited from the belly of the whale and then decided to preach the gospel anyway because God says so. Let all the redeemed of the Lord say so. Making good decision. You decide not to go or to go. But you decided to go today because God wanted you to go. Amen? Amen. Sabi mo pa, ilatawad ako! Ang layo-layo. Inaantok pa ako, pero I decided to go because God wanted me to be there and I want to meet Him and I want to experience Him. That's the decision. And you make a very much better decision than those people who are staying in their houses, sleeping and snoring. Amen? Pasok, brother. Listen. There are so many complications and so many things to consider once we make a decision. Road, open wide, road with a fork on it, and a masalimuot na kalsada. In other words, crisscross road. Mas madali kasi mag-desisyon pag maliwanag ang nadaanan. Amen? It's too easy to decide if your way is too clear for you to negotiate. But if the road is somehow, there's a blunder over there and it's, you could not figure out which way to go. I don't want to decide, Pastor, you decide. I cannot figure it out. Kaya ang hirap eh. But if the road is wide open and clear, pasok tayo. Walang nakahabla, walang hindi masalimuot, okay, pasok. But the Bible even says, there is a road. Wide and open. But in the end, it leads to where? Hello? Kaya minsan, kada natin yun, di ba? Bakit tayo napasok, yun pa nakakain tayo ron. Minsan, ang ginagawa ng Lord, talagang binibigyan tayo ng masalimuot na sitwasyon. At parang sa tingin natin, maraming hadlang. Sige na ako nga, talaga susunod kong mga batang to. Sa totoo lang, ako po'y nagpapas. Sabi ko, Lord,
ba? Susubuin na naman namin sa Akabane. Ang gandang lugar to. May pera na kami. Pipirma niyo kung siyonin. Patayos. Baka naman, kinakabahan ako, Lord. Baka patatalo kami, sabi ng Lord. Kaya nga, tinitignan ko yung damdamin mo kung talaga ready ka na eh. Always remember this, brother. Once you decide, God will create a situation in which you could not hardly figure it out. For you to know yourself that I'm not yet ready, Lord, because I'm too fearful to take a risk. Remember this. God wanted you to become responsible to all the things that you have been doing. Because Amen. When God said to you, go, and then you did not go and say, yes, because Lord, I'm afraid to go. And God would say to you, my child, napakababo pa ng faith mo sa akin. Lakad sa tubig, lakad! Amen. Lakad! Amen. Come on, Peter! Lord, if it's not you, command me to obey to walk on water towards you. And Jesus Amen. Said, come on! No, don't try to. Water, Lord. Okay, yung dating isa, hindi na decision eh. Sino ngayon ang matapang ang duwag doon? Si Pedro, na sinabi natin lobo, kung yung labing isang nangatili sa comfort zone. Come on, church! Sometimes, ang ating logic defies the logic of a man once God wanted you to decide something about spirituality. Wala akong talagang logic eh. So, alam nakita na isang solid na tao lalakad sa liquid. Where's the logic then? Sabi ni Lord kay Joshua, come on Joshua, reach and get Jericho for me. Surround the city and for 6 days, shout aloud, and then the wall will crumble down. Ha? What kind of strategy is that? I did not find that in my military book, sabi ni Joshua. Eh? Sabi ni Lord, talagang si Lord, nakakaano eh. Ikaw naman lang, masyado ka masalimuot. Hindi ka maaaring. Magparangin si Lord, ayun mo yan. Gusto ni Lord, parang isip ka. Parang isip ka, masalimuot. So that you could think and pray and fast and keep on seeking the counsel of the Spirit. Come on, talk to me, talk to me. Amen. Amen. Okay, are you getting this, Christian? Yeah. Pero, Pastor, sige na, so ganda tayo. Teka muna, mag-pray muna tayo. Baka dito tayo nilagal. Baka si Satanas nagbibigay ng pain sa atin. Baka matalo tayo. Let's keep on praying. Keep on seeking the counsel of the Spirit. As if the Lord is leading us into this kind of road. So many dimensions to pick to consider. So many ways to evaluate. Yes. Pero sabi natin, pag nandun tayo, mayroong inigaw doon. Ah, sigurado, sarado yung pastor. When God closes your door, He will open another door. Yes. Just keep on knocking. Knocking heaven's gate. Pastor, brother. Okay, there are so many choices. Pick me, over here, pick me. Buddy, come on, over here. Ice cream? What's that, ice cream? Ice cream. The truth is, life is filled with choices, okay? And many of them are not as pleasant. When you decided to choose to marry your husband, is that a very pleasant choice? Yes. Okay, good. you never made a mistake. You did not make a mistake. When you did to marry your husband, Lord, I have chosen the best. Okay? So there's so many choices. We need to choose. Because if you decided not to decide, you're already decided. Ulitin ko. Pag nag-desisyon ka, hindi mag-desisyon, nag-desisyon ka na. Amen? Ayaw mo eh. Diba sis? Yun. Kailangan maintindihan nyo. Kailangan natin yung decision. Pasok, brother. Ano sabi nun? Ayun na. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Choice. Okay, listen to this.
put an emphasis on nothing to do with luck. Okay, wala tayong nakasalatan yung mga swerte-swerte, wala yan. Lahat ang plano natin, ng buhay natin, all the things, the Bible says, my days are all ordained in your book, and each one is come to pass, as you stated it, with greater intent. Okay? Sometimes, we rationalize everything once we decide. We figure out the pros and cons. Okay? That is a Roman, Greek, or Greek kinds of mentality. The true decision making during the Old Testament times are always based on the heart issue of a person being led by God. Kung titignan yung Old Testament teaching, pag magdidesisyon ng tao doon, ang unang tinitignan ng Diyos yung puso. Hindi yung kanyang strategy. Okay? Nung pinagalitan ng Lord si Saul, ang ganda ng strategy niya eh. Pero sabi ng Lord, God looks at the heart, but not on outer appearance. To obey is better than to sacrifice. Okay? Kung titignan yung mabuti, tayo ngayon nasa contemporary world, in the business world, in the marketing telema system, pinipigure out natin talaga maaaring tayo mag-desisyon, which is tama. But in a spiritual sense, God would bring you to that directions bago ka mag-desisyon, titignan muna yung puso mo. Basahin nyo ang Judges chapter, the last chapter of the Judges. The group, the people of Israel, decided to seek the counsel of the Spirit if they would go to war against their brother Benjaminites. Ang sabi ng Lord, sugod. Unang sugod, patay, 20,000. Prayer na naman, tanong, sugod ba kami Lord? Sabi ng Lord, sugod. Pag ano ba ng sugod, patay, 18,000. Narinig naman ng Diyos eh. Mali lang ang puso. Hindi pa sila nag-o-offering ng burnt and peace offering. Saan hindi nila nagsusuko na sila ng buhay nila sa Diyos, kaya talo sila. Okay? Pero ngayon, sa New Testament time, puso pa rin ang usapan. At kinukonsidera ni Lord yung ating mental capabilities to figure out what we need to decide on. For example, sabi ng Lord, who among you would like to start a building, he must first sit down and calculate. If he decided to continue and push through with this project and then run out of his money and motivation, people would laugh at him, di ba? Nabasa niyo sa book. Nakuha niyo ba yan? So, ibig sabihin, sit down and calculate. Use your mind. Use your intellect. At the same time, ayusin mo yung puso mo. Life is a choice and not a chance. We need to make every good decision. As a brother. Ano sabi dyan? The plain and simple fact is, we live in a culture that promotes what? Indecision. Bakit? Our culture second guesses everything. Every decision the president makes is challenged or condemned by someone. In fact, any public decisions will draw critics. Tatoo yan kahit na sa pamilya nyo. Politiko ka man, pastor ka man, ordinary Christian ka pa, pero ka project. Andiyan ka agad ay sister, malago yan. Kasi plano ka sarili ng buhay, buhay ko to. Ay, project nila, di papatok yung card na yan. Pero no, parang, Panginoon ko, lahat na lang yata ng kritik sa mundo, lumabas na pag may mga project. Pero maganda naman yung devil's advocate, kailangan mo rin yun, no? Parang mong kabalansin. Kabalansin ka, may palo, ano, palo, yung palo, may mga demonyo sa gilid. So, somehow, the devil advocates would use by God to warn you, okay? Pasok, brother. If you've never been criticized, you probably never made a bold public decision. Decision making is risky business. Is that right? Yes. Sabi ni T.S. Eliot said, only those who risk going too far can possibly find out how far they can go. Tama ba yun, brothers, sisters? Kasi minsan, pag hindi tayo nagtetake ng risk, okay na kami sa machiya. Comfortable sa pasilya dun eh. Hindi namin alam ano mangyayari sa amin dun sa akabani. Ang magplano ng Lord sa amin dun? Nakakakot. Huwag na lang kaya. Come on, sister. Sabi ng isa,
Mapapalayo naman ako, Pastor. Pastor. Kawawa naman ako. Kaya daming isda doon. Malatiri kayo sa bahay mo. Nag-isa ko lang akong isda dyan. Anong tawag doon? Selfishness mo yung selfishness. Hello? Marami kang kaluluwa nga abutin doon. Nandun ang Philippine Prada at Philippine Catholic Church. Pagkating ng Catholic Mass, salubungin nyo na. Hulihin nyo na yun. Pagkating sa gato sa yun siya. Ganun ginagawa ko nung araw. Kaya marami mo na huli isda eh. Kaya na ako ron. Sister Rica, Bible study tayo. Hindi ko ba alam ang opportunity kung pinaligay sa atin ng Diyos. Come on, yes. Open your hearts. Open your mind. Sabi ng Panginoon, pumalaot kayo sa malalim kung saan makikita nyo maraming isda. Nandito na kayo sa mababaw. Siyempre, mababaw. Walang ganong wave. Walang ganong tsunami. Walang ganong mga tikya. Hindi mababaw kayo. Magandyan na kayo lang. Mababaw na alam kayo. Hindi na kayo tataas. Magkaroon tayo ng tapang sumulong dun sa malalim ng tubig at lumakas ng maraming isda. And you can find out the truth. Because you took risk, God will bless you. Amen. May mga pansin kayo sa business. Okay, pasok, brother. Balikan nga pala dun sa nag-uusap sa'yo. Balikan mo lang sa nila, brother. Itong nagpa-planning sila, tignan nyo mabuti, ha? We've considered every potential risk, except the risk of avoiding all risks. Okay, okay. We have considered every potential risk. Galing, no? Anong problema nila, brother? Mga takot sila kasi pumalaot sa malalim. Kaya wala sila mangyayari, ganyan na lang sila. Ilan sila? Prayer meeting yan eh. Si pastor, saka yung elder niya. Sila-sila na lang member. Hindi na sila lumago. Sabi ng kambing, pupunta ako sa other side of the build of the mountain. Risk is in you. Though I will fall from this cliff, but I will try my best to go over to other side. Yun lang pong mayroong tapang ang mayroong nakukuha. Pero may mga takot. Dahil may sinasabi si sister, may sinasabi si sister, hindi lang mangyayari. Nakikinig ka lang ngayon doon. Wala ka na mangyayari ngayon. Lalo ka nang takot. Yung pinapain ka para kang mga 10 spies na nakinig. They would not listen to Caleb and Joshua. They decided to listen to the 10 fearful, shrinking back disciples of Moses. Ano nangyari sa kanila? Namatay na lang sila. Pasok, brother. Are you getting this, Christian? Amen! Four questions we should always ask when making a decision. Remember, GFCF. GFCF! Number one, it is for godliness. Number two, it is for a fact. It is for consultation. And it's for fruitfulness. Pag-apat kaya na hindi mo nakita sa mga disisyon mo, huwag ka na mag-disisyon. Palitan mo lang yung project mo. Walang kabanalan, walang katotohanan, walang konsultasyon, at walang walang bunga. Stop it! Nothing will happen. It is decision based on assumption or facts. What do I expect expert says? Consult the expert. What are the long-term and potential hidden consequences? Once we go in that area, ano ang mangyayari? Pag-aralan natin. Huwag tayong atras, okay? Pag-aralan natin. GMCF. Ito ba'y mapapalapit kami sa inyo, Lord, kung kami susulong at manguhuli ng maraming isda? Sigurado naman, we are obligated to live a holy life kasi ganoon, alam mo yung mga katuloy ko, pag hindi ka nakikita ng tama sa buhay mo, backslide ka agad yun. Di ba? Ito ba'y about the, not assumption, but based on fact. Okay? So remember, GFCF, pasok natin yung mga GFCF na yan, brother. Dan. God is always the starting point. Always, 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 always. Sino daw pinagmumunan lahat ng desisyon? Kanino? God. Okay, God. Okay, maliwanag naman niya. Starting point, when you are facing a decision, that first question, you'll always need to ask, what does the Bible say? God has not left us on our own to deal with life, hit or miss. He has given us His Word, which is lamp for our feet and a light for our path. So in other words, kinukonsulta natin si Lord sa Bible. Ano ba ang sinasabi mo dyan, Lord? Sulong ba o urong?
Bawi. Bawang sulong. Sulong ba? Ano sabi mo? Kung two million, let it number two. Kung zero, zero. Pwede may atras yun eh. Diba? Wawawi na mas mo. Kasi kung ibibigay mo, ibibigay mo. Yeah. Meron pong controversial man ng Channel 7 sa Channel 2 in person sa Joy De Leon and we read the video, man. Huwag na kayo matuwa. Nainis lang ako. So, ano ba sinasabi ng Diyos dito? Ito ba'y katapatan, kabanalan, kaayusan para sa Panginoon at sa kaluwalhatian niya? When we decided and find out that it is of God and it's about godliness and we would be drawn nearer to Christ, let's keep on moving forward to that direction. Number two, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and... Okay, mahirap po kasi i-discipline yung fool. Bakit? I-dinidispise niya raw yung wisdom and discipline. Alam niyo, para makalapot ang isang tao ay matalino, pag kakinurek mo, madaling makinig. Why? Sabi nga, sabi rin eh, rebuke a wise man and he would listen. He will go wiser still. But rebuke the fool and he will hate you. Yung pag nag-react agad, galit ay malabo ito. Galit ka agad eh. Gusto kong i-improve yung buhay mo sa gagalit. House of the wisdom. The fear of the Lord. Pasok sila doon, pasok. Sa Bible, sa Bible study, sa whatever fellowship you are having, natututunan natin ang karunungan ng Diyos. We learn the things of God. We learn the principles, the precepts, the laws of the commandment of the scriptures. And then, paglabas natin, when we go out, kargado tayo ng karunungan. Okay? The word fear simply means reverence. It means to reverence and enthrone God in your heart. Philippians 2:12 says, we are to work out. Hindi work for, work out our salvation. Nandun na nun. Ligtas ka na, we don't work out mo na lang. With fear and trembling, it might not be a bad idea for all of us to tremble and be in the presence of God. Importante, may takot tayo sa Panginoon. Pasok ba? Ito pang problema natin. Wala tayong takot sa Diyos, may takot tayo dito kay takot. No? Hindi nyo nakikita yan yung diagram dyan? The remarkable thing about fearing God is that when you fear God, you fear nothing else. Amen? Amen. But, whereas if you do not fear God, you fear everything else, sabi ni Oswald Chambers. O, tingnan natin yung diagram. Fear of failure. Anong sabi nyo sa kanilang failure? Nagsasalita sa kanilang fear of failure. That's the cohorts of Satan. I'll spoil your game. I'll spoil your chances of winning. Ang sabi sa sarili. I don't want to be embarrassed. I'm afraid of making mistakes. I don't want to lose. What will others think? Talo. Bakit? Yung tao ba nagpapalamon sa'yo? Yung tao ba ang nagbibigay sa'yo ng kaligtasan? Yung tao ba ang nagsasalita sa'yo siya? Dito, ganito yan. Ewan ko sa'yo. Hello, come on, church. Do not be affected of other people's idea about you. Your reputations means the idea of people towards you. But character is what you really are. Kung paano ang reputation mo dati, ayusin mo ngayon. Pakita mo sana, tama ka. Amen. Hello, are you there? Amen. Eh kung ganun ka dati, hindi pa inaayos kayo, talagang ganun ka talaga. Ayaw kayo sa buhay mo eh. Ang Christianity progressive battle. Come on. Kung ang Christianity walang forgiveness, nasa tayo. How many times you will forgive your brother? 7 times? Have you seen that? Kaya ka din ni Jesus Christ 70 times 70 dahil walang sasabi, walang wala sa atin dito magsasabi, I'm much better than that one, pastor. Why you decided to choose that one in option of me? Come on, brother, sister. Do not be afraid of failure. But we are not after failing. Okay? Kasi may mga karadong tao. Sa dikbo ko, bukari ko walang failure eh. Ama, di ka na.
hindi mo na tinatanggap ang pagkatao mo kasi sabi sa Bible, for all have sin and fall. O yun ang agad, kasama na rin. For all have sin and fall short of the glory of God. Therefore, pinapanganak mo pa na, may sabit ka na. Sino dito din nagkamalita sa pilay? Wala na naman. So, pero hindi naman tayo basta ready na kagad magkamali. Hindi kagad yun. Pero binibigyan natin ng leeway ang buhay natin na we welcome mistakes. Meron namang controlling sa management eh. Controlling means you come back and correct your failures. Pass up, brother. Ito naman yung si Satanas. Tingnan niyo si Satanas dyan. Ayun, ang ganda lalaki ka mukha ni Eddie Garcia. Maybe the solution to the fear of man and the tendency we all have to cave into peer pressure is to fear God and obey Him rather than man. There are folks in this world making poor choices that are influenced by and they have little understanding. Ganito po ang situation and scenario. God votes for you. Satan votes against you. You cast the deciding vote. Kanino ka dun? Kay Satanas o kay Jesus? Medyo mahina kasi siguro yung PR ng angel nun. Kaya mas magaling ang PR nitong isa. Kaya kinakagat yung PR nito. No? Mas magaling. Kasi Satanas, magaling ang PR niyan eh. Magaling ang sales talk niyan, sister eh. Di ba? Huwag naman kayo magpapadala. You decide. Meron kayo nadidinig na voices. You hear many voices. To go, the other side, don't go. To buy, the other side, don't buy. To choose, the other side, not choose. GFC and alone. Godliness, purpose, consultation, and fruitfulness. GFC, kaya ito, walang godliness, ay hindi kay Lord. I will not choose to buy that one. Ito bang pagbinili ko itong LD, magiging fruit ko lang aking budget? Ay, hindi, mababawasan. Bihin ko na lang sa church. Godliness. At the same time, blessing from God to the Lord. Nakuha nyo? GFCF! Remember, GFCF! Godliness, path, dissertation, and fruitfulness. Godliness, path, consultation, and fruitfulness. When you decide GFCF, kaya pag dinisend ka, orang church, GFCF yan. Amen? Kasi binibigyan natin din dito yung godliness. Yung fruitfulness, yung katotohanan ng mga hindi ng assumption, at kinukonsulta natin ang Diyos at ang tao para maayos lahat ang buhay at kaisipan ng miyembro ng GFCF. Amen? Amen. Brother. Sa taras ng gugulo eh. Number one, what does the Bible says? God is always the starting point. God's the value supersede ours. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make your path straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your soul. Alam niyo ba, gusto niyo magbuhay na matagal? Yeah. Nourishment daw sa inyong body, hindi na kailangan mga beauty tips nito, cosmetics at mga vitamin. Mga collagen. Collagen. Ayan po eh. Etong beauty tips dito, sister. Shun evil, this will bring health. Kanisa, kaninong health daw? Kaninong health ka mon? To your body. And nourishment your? Oo. Oh. Alam niyo po yung matatanda, natatakot yung bakit sa matataas dahil nababalik agad ang buto. Pero once you fear God and depend on God in all the things that you are doing, God will promise you. The first sentences, they are commands. The second, the following sentences, they are promises. Kapag may commands, pagsumunod sa iyong pangako. Kaya dito, abutin tayo rito ng mga 84, 95, 101. Bonus. Eh, pray pa tayo nun. Bonus, sister. Hello, ito po. Gusto nyo humaba ang buhay. Ito yan, kapatid. Ako, sino gusto mamatay ka agad? Tanggalin nyo na sa bayo ko yan. Hello, are you there? Pass up, brother. Ayan pa, oh. God is always the starting point. Ano sabi rito? Ano rin ba yun? Kasunod. Pasok na, brother. Pasok na yun po. Ayan na. Ayun!
Doble pa rin. Magkakaroon tayo ng quotation. Basahin natin. Ha? Magkakaroon tayo ng parang synaptics dito. A petition demanding strict control of or total elimination of the chemical. Ang pangalan ng chemical is dihydrogen monoxide. Nakakatakot, pangalan na parang merong dye. Dye, hydrogen monoxide. Okay, ito po ang process niyang chemical na yan, ha? And plenty of good reason since it can cause excessive sweating and vomiting. Naku, nakakatakot yan, ha? Number two, it is a major component in acid rain. Alam niyo yung acid rain, nakakamatay yun. Ginagamit sa Vietnam, yung pumapatay ng mga sundalo. Number three, it can cause severe burns in its gaseous state. Naku, nakakasunog pa. Number four, accidental inhalation can kill you pagka na-inhale mo na accidentally, mamamatay ka. Number six, it decreases effectiveness of automobile brake. Naku, delikado talaga itong chemical na to. Number seven, it has been found in tumors of terminal cancer patients. How many agree? Natapang natin tanggalin ito. Taas ang kamay. How many agree? Kailangan tanggalin itong chemical na ito. O, how many disagree na hindi dapat tanggalin? Ah, disagree na lang ako. Gusto okay. Gusto ko ang mga chemical. Delikado pa. Ano ba desisyon? Kailangan natin ang desisyon dito. Okay, ganito na lang. Gawin natin. Sino lahat dito nang disagree tayo? Na hindi natin tatanggalin yung chemical na to. Hindi tatanggalin. Oh, hindi tatanggalin. Tayo. Kayo mga naupo, agree kayo na tanggalin tong chemical na to. Okay? Ilang kayo kayo tumayo? 1, 2, 3, 4, 5. Kayo, disagree kayo na hindi tatanggalin tong chemical na to. Kayong lahat na nakaupo, agree kayo na tanggalin to kasi delikado. Amen? Hello, ano ba? Walang desisyon mga yan, Pastor, yung upo. Doon palang nakikita, wala kang desisyon sa buhay. Because maraming ano eh. Ito yung danger, pinakita ko na nga sa inyo. Danger niyan. Hindi lang naman yun. Pati alcohol. Yung alcohol na rin. Pag binan natin. Akin eh. Parang kaya na yung ano, workout. Hindi ko alam yung ano yun. Pinakita ang dalawa. Pinakita lang yun. Hindi ko alam pa yun. Mamaya kuryente. Mamaya kuryente pala yun. Siguro ako tol, may use talaga. Okay. Because this chemical is very dangerous according to the findings, are we to decide to eliminate and remove this chemical or not? To remove or not to remove? Ang tatlo ang sumayo na... Upo na yung dalawa. Lima? Ay, huwag daw tanggalin. Tanong ko kayong mga naupo. Okay lang. May tanong ako dapat. Yan yung bad effect. Yung good effect dapat. Hindi. 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 Yun ang problema. Ibig sabihin, ayaw yung mag-desisyon. Hindi, Pastor. Gusto natin. Kasi parang ito pro and cons. Di ba? Okay. Pastor, ito naman yung sabi ni Joey. Hindi lang naman yun ang nakakalason. Dami din naman. Ang alcohol, pag ininom, patay ka ganyan. Oh. Okay. Eh, mawawalan ako ng trabaho pag tinanggal ko yan. Sakay siya ko, yan trabaho ko eh. Sabi natin, GFCF, godliness. Nandito lang ako tayo sa number 2, sa fact. It is assumption or a fact? Fact. Ito ba'y haka-haka lang o katotohanan? Okay? Kayong mga nakaupo, nag-desisyon na kayo. Na ibig niyo sabihin, tanggalin niya, nakakatakot siya ang pastor eh. Kayo naman kumayo, nag-desisyon na kayo. Huwag tanggalin. Okay lang. Tingnan natin ang resulta ng butuhan. Diba lang kayo? Maraming hindi na ito. Sige, pasok. How vulnerable you are? Basa. A freshman at Eagle Rock Junior High won a first prize at the Greater Idaho Falls Science Fair, April 26, 1997. He was attempting to show how conditioned we have become to alarmists, practicing junk science and spreading fear of every in our environment. In his project, he urged people to sign a petition
demanding strict control or total elimination of the chemical dihydrogen monoxide. And for plenty of good reasons, since it causes excessive sweating and vomiting, major component acid rain, it can cause severe burns in its gaseous state, accidental inhalation can kill you, it decreases effectiveness of automobile brakes, it has been found to tumor in terminal cancer patients. He asked 50 people if they supported the ban of a chemical. 43 said yes, 6 were undecided, and only one knew that the chemical was H2O, water. Pag hindi ho tayo aral, at wala tayong alam sa chemistry or whatever things in the world, the title of this prize-winning project was How Valuable We Are, and here the conclusion is obvious. Ito po ang turo dito. Bago tayo mag-desisyon, aral muna. Hindi natin alam, tubig lang pala yun. Ang dating sa atin ng mga salesman, nakakatakot. Chemical. Nakuha nyo? Chemical. Tingnan nyo, dihydrogen. Ibig sabihin, two. Dalawa means di. Hydrogen. Ayun. And oxygen, isa lang, mono. One, mono. Monoxide. Oh. Tubig pala. It's two. Water. E natin ikaw na di. E mo kumamatay tayo, di. Nakuha nyo? Kaya nga hindi tayo puro assumption. We are after fact. Amen. Ito ba'y katotohanan ng pastol? Ituro mo sa amin bago kayo maniwala, bago kami ng tights. O di nagturo ko ng tights, di bagsakan lahat ang pera. Kasi pag hindi itinuturo, hindi matututo tao eh. Yes. Nakuha nyo? Hello, are you there? Amen. Kasi puro assumption. O sabi po, pastol, pag nag-tights daw, you have this. Eh wala, may business of choice, kaya wala manifestation. Bakit ko po itinuro yung first fruit last time? Kasi naniniwala ako may manifestation eh. Kung nagpagsa ako ng apat na lapad, bumalik sa akin, dalawang po, libre sa New York, lahat. Yeah. Merong manifestation, totoo kasi yung principle, nakabase sa katotohanan ng Diyos, hindi tayo naman, hindi tayo sumusuntok sa buwan, hindi tayo pagbibulat na, sunod lang ang sunod. We study the principle and then we apply it because we find it the principle is true and reliable because God has spoken. Whatever He says, He fulfill. Whatever He promised, He do. Amen? Amen. Rapa natin si Lord. Ayan po. Ayun ang ako ang hindi nag-desisyon. Sabi nyo kasi, hindi namin alam yung good points eh. Tama yan. Kinakailan, balansin nyo. Yung good and bad. Ngayon, syempre, di natin alam yung chemical, chemistry. Nakalimutan, we have forgotten our chemistry class and biology class. Dihydrogen monoxide is water. Pag sumobrang inukulo, talaga masusuko ka, amen? At pag nabigla mo na ano, masusuk, ano? Tapos ilagay mo sa break, kami, eh, bakit ako, gamba, ang hina ng topic ng break. Totoo naman yan eh. Pag yung tubig na naging gaseous state yan, nakakasunog talaga yan. Kaya nga yung apoy, pag inusap mo ng tubig, lalo lumalakas minsan, di ba? Kasi yung hydrogen yung tumatama dun sa gaseous state ng apoy. So there are so many things to consider. Number two, pasok brother, maraming nadaya. It is assumption or fact. Hello? Ito ba'y katotohanan? Haka-haka lang? O idea lang? O chismis lang? Huwag niyong paniwalaan. Ano ba ang sinasabi ni Lord? Sabi ni Jesus Christ, on the last days, there are so many false prophets will come out and many would be deceived, even the elect one. So be take heed and be careful. Amen? Amen. Hello, are you there? Amen. Okay. May natutunan ba kayo ngayong hapon? Amen. Tutuloy natin next week para yung mga decision nyo ay lalong gumanda. Kaya alas 12 na, bis lang host dito.